Magandang araw po. Weather update po muna tayo. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw, May 24, 2023. At latest update sa Super Typhoon Betty. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang ating lagay ng ating panahon. Ngayong midweek na, araw ng Miyerkules, May 24, 2023. Patuloy pa rin ho nating minomonitor itong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga ho ay isa ng naging ganap na super typhoon. At huli itong namata na sa layong 2,215 kilometers silangan ng Visayas. Ito po ay may international name na Mawar. Ang ibig sabihin po ay Rosas mula naman sa bansang Malaysia. Kapag sinabi ho natin na super typhoon na itong kategorya ng bagyo, ang lakas ho ng hangin nito malapit sa gitna no, sa mahigit 185 kilometers per hour. Ito po yung maximum sustained winds. At base nga ho sa ating mga pinaka-latest na mga datos, posible ho na pumasok ito ng Philippine Air Responsibility araw ho ng Biyernes o ng Sabado. Medyo bumabagal ho siya kaya malaki yung posibilidad na Sabado ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kapag pumasok na ho ito ng Philippine Area of Responsibility, ang magiging pangalan na ho nito ay Bagyong Betty. At pangalawang bagyo ito para sa taong ito. Base din ho sa mga pinakahuling datos natin, posible hong po ang magiging track ho ng bagyong si Mawar, may international name na Mawar, ay papunta ho sa may bahagi ng Taiwan, maaaring hindi ito mag-landfall, at pumunta na ho sa may bahagi ng Japan, maaaring ho itong mag-recurve. Ito po ay isang senaryo na pwede pa rin magbago. Sa ngayon din ho, maliit pa rin yung chance na ito ay tumama sa kalupaan ng Pilipinas. Pero mas tinitingnan ho natin, posible itong mag-trigger ho nung pagpapalakas ng hanging habagat o tinatawag natin na southwest monsoon. Kaya ho posible bandang Linggo o Lunes sa susunod na next week ay posible po maging maulan, particular na sa bahagi ho ng western section ho ng Luzon, ng Visayas at pare po umabot pati dito sa Mindanao. Dito naman ho ay naasahan natin ngayong araw na malaki yung tsansa ng maulan na panahon, particular na sa Palawan, gayon din sa may Zamboanga Peninsula at sa Bar. Mayan po ay dulot ng tinatawag natin na southwesterly wind flow o yung hangin nagmumula dito sa Timog Kanluran. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, mainit na panahon pa rin yung mararanasan pero mas madalas na ang mga instances ho ng mga thunderstorms o yung mga pagkidlat pagkulog. Kaya po asahan natin hapon hanggang gabi, gayon din ho sa madaling araw, malaki yung tsansa ng mga localized thunderstorms. At dito nga ho sa Luzon, inaasahan natin na malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ang mga pag-ulan, pagkidlat pagkulog, particular na nga sa may bahagi ho ng Palawan. Habang sa nalabing bahagi ng Luzon, inaasahan pa natin na mainit na panahon na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Lawag, nasa 26 to 33. Dito sa Baguio, 18 to 22. Sa Tuguegarao, 25 to 36. Sa Metro Manila, 25 to 33. Tagaytay, 23 to 31. Legazpi, 26 to 33. Dito sa Calayan Islands, nasa 27 to 33. Habang sa Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ho ng Kabisayaan, inaasahan pa natin ang mainit na panahon na may mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu, 26 to 33. Habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Malaki rin yung tsansa na maulap yung kalangitan, na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa bahagi naman ng Zamboanga at ng Barm. Durot pa rin yan ng southwesterly wind flow. Agwat ang temperatura natin ho dito sa may bahagi ng Zamboanga, 26 to 33. Sa Cagayan de Oro, 26 to 32. Sa Davao, 26 to 32. Sa nalabing bahagi nga ho ng Mindanao, mainit na panahon, pero may mga localized thunderstorms at mga rain showers. Wala naman ho tayong nakataas na gale warning. Sumari naman pong pumalawot yung mga maliit na sasakyang pandagat, maliit na mga bangka sa karagatan ng ating bansa. No? Pero iba yung pag-iingat pa rin ho, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms, maaari pa rin lumakas yung ating karagatan. Kaya po pag may mga pagkilat pagkulog ay mag-ingat ho yung mga kababayan natin. Narito naman tinasaan panahon sa mga sunod na araw. Mapapansin ho ninyo dito sa may Kamaynilaan, Baguio at Legazpi hanggang araw ng Sabado, posible ho na medyo fair weather pa rin tayo, no? Samantalang sa Metro Cebu, pwede yung Sabado ay medyo maulap na yung kalangitan, habang sa Metro Davao, Biyernes pa lang ay po pwede nga mas malaki na yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa epekto pa rin ho to ng paring palakasin na habagat.
Samantala po, yung agot ng temperature natin sa Metro Manila, nasa 25 to 33 degrees Celsius susunod na tatlong araw. Sa Baguio ay 17 to 23, sa Legazpi ay nasa 26 to 34. Sa Metro Cebu naman, nasa 25 to 33 degrees Celsius, habang dito sa Metro Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. So, yun lamang po muna para sa lagay ng panahon ngayong araw. Keep safe, everyone!